Sa kabila ng oil spill na iniinda ng probinsya ng Oriental Mindoro, marami pa rin turistang nagtutungo doon para sa Holy Week break. Live mula sa Calapan Port, magbabalita si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, hindi na buwawaba ng 6,000 ang bilang ng mga dumaraang turista at mga bumabiyahe dito sa Calapan Port. Halos ka-level na daw yan yung pre-pandemic time. Kaya naman isa sa mga talagang kapareho din ito ng dami ng mga pasahero ay yung isang pamosong tourist destination na Puerto Galera na tanging bayan lamang dito sa probinsya na hindi sinailalim sa state of calamity dulot ng oil spill. Sa hudyat na ito, sabay-sabay nagsiligo sa White Beach ng Puerto Galera mga kawani ng lokal na pamahalaan, mga negosyante, estudyante, pati na mga residente. Nakaputing damit pa silang lahat at masayang nagtampisaw sa dagat para ipakitang ligtas mula sa pinangangambaang oil spill ang kanilang lugar. Naririto ho kami ang lokal na pamahalaan na nagpapatunay na ang ating dalampasigan, ang ating magagandang beach dito ay safe na puntahan ng ating mga turista. Nitong nakaraang linggo, nagkaroon ng impormasyon ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Oriental Mindoro na kontaminado umano ng langis ang malaking bahagi ng probinsya, pati na ang dagat na sakop ng Puerto Galera. Dahil dito, inirekomenda ni Oriental Mindoro Governor Bonds Dolor na isailalim na sa state of calamity ang lahat ng coastal barangay sa probinsya mula sa bayan ng Puerto Galera hanggang sa Bulalakaw. Pero sa programang One Balita Weekend, sinabi ng Puerto Galera Municipal Government na nagpa-exempt sila. Araw-araw naman daw kasi silang may sariling inspeksyon at katunayan, handa pang araw silang tumulong sa iba. Ang mga barangay po, lahat po ng stakeholders na community na Puerto Galera ay matagal na pong gumagawa ng mga spill booms. Sa katunayan po, sa bayan ng Calapan, nag-donate po ang Puerto Galera ng mga spill booms po para po hindi na pumunta sa amin dito. Laking pasasalamat ng mga negosyante na nabigyan ito ng linaw. Yung mga tricycle driver dito sa amin, yung mga boatman, yan po ay nangutang para lang sila ay magkaroon ng permit. Dahil umaasa sila na pagdating po ng Holy Week ay kikita sila. Sinalins ko that time ang aking guest na kapag may nakita sila, magiging libre ang kanilang accommodation. Kinumpirma naman ng Philippine Coast Guard na nagsimula na ang proseso ng bagging o pagtapal ng specialized bag sa mga butas ng MT Princess Empress. Galing pang United Kingdom ang bags na may kakayang mag-repel ng tubig at selyuhan ng mga butas. Kapag napuno na ng langis, sakayan hahanguin ng mga otoridad. 5 bags pa lamang yung pauna habang yung iba pang sample pa. Pero nagtagumpay naman daw lahat. Out of the 23 previously leaking sources o yung parts number po na kanilang namataan na 11 na lang po yung kanilang napansin. Naging successful po yung 2 air vents na mga sources po ng escaping oil at ito po katulad ng akin nabanggit, successful po na nailagay yung bag para dito sa mga points na ito na lumalabas yung ating langis. Cheryl, mabalik lang ako sa Puerto Galera. Umaabot na sa 20,000 mga turista ang naitatala dyan itong mga nakalipas na buwan. At ngayong Holy Week, inaasahang 10,000 kaagad ang darating na turista sa pamosong tourist destination na ito. Kaya naman malaking ginhawa daw ito para sa mga resort owners, mga negosyante at saka sa mga lokal na residente dyan sa area na yan. Lalo't dito nga nakadepende no, sa turismo ang kanilang kabuhayan. At pinapayagan pa nga rin mag-swimming, mga mag-water sports activities at syempre mamasyal dito sa Puerto Galera ang mga bumabiyahe dyan. Habang dito sa Calapan Port, dito talaga yung daanan naman para sa mga biyahero papuntang Iloilo, Bacolod. Kaya naman malaking bagay daw dito yung pinuksan nga na Port Terminal Building, bagong terminal building na kayang mag-accommodate na nasa 3,500 na mga pasahero. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.